Nakikita niyo sa likod ko, yung beautiful girl, ang partner niya ay matangkad. At yung gwapong-gwapong lalaki, ang partner niya ay sobrang tangkad na babae. So, ano ang topic natin? Sa isang relasyon, does height really matter? Importante ba ang tangkad? Kung meron kang sweetheart or asawa, mas matangkad sa'yo. O ikaw yung matangkad, maliit ka. Whatever. Basta isa sobrang tangkad. Does it matter? Can you answer me? Problema ba yun? Chato, sakluti? Join me. Kung ang iyong bebe, ay, ayan, sobrang liit, pero love mo naman, anong gagawin nyo? Anong mangyayari? Okay lang ba yun? Oh, hindi ko type, Tita Doc. Diyos ko, ang liit naman, tangkad ko. O, paano yan? I love mo eh. Anong mangyayari ngayon? Kung, ayan, nagsasalita ang cellphone ko. Sabi ni Maria Rosario Sakluti, laging may freebies po every order ko. See, thank you. Yes. Hindi ko po bayad si Sakluti. Siya mismo nagugulat. May libre ulit. Tapos, sabi ni Ang Tresorero Obrero, yes. And Lin Shinkawa from Japan, thank you. And Ruby Farnis. Ruby Farnis is inviting me to talk sa grupo niya from Shell. And you were asking me, ano ba magandang topic, Tita Doc? Sabi ni Ruby Farnis, my beautiful friend. Sabi ko, well, ano bang gusto ninyo? Pwedeng sex and quarantined or stress management, mental health. Pwede naman yun. Okay, so lahat yon pag-usapan natin. At I will even touch about sexual wellness na konti sa mental health. That's important. Hindi kinakalimutan yon. Tao tayo eh. Meron tayong ganung factor. Huh? Don't tell me asexual kayo. Especially may mga partners dyan. Hindi ba? So dapat kasama din po yon. Pag sinabi nating physiology of stress, sabi ko sa kanya, sabi ko kay Ruby, let's talk about stress. It's a very broad term, right? It's a very broad term. Pag diniscuss ko yan, baka buong araw, mabuburyo na kayo. Pag-uusapan natin yung physiology. May physiology yan. Ibig sabihin, pag na-stress ang tao, may nangyayari sa katawan. Ano nangyayari sa brain? Right? Ano nangyayari sa lungs? Ano nangyayari sa heart? Ano nangyayari sa muscular system? Ano nangyayari sa immune system? Ano nangyayari sa reproductive system? See? So when you talk about stress, overall po iyan, ang buong katawan mo, may mangyayari. Yung nahihimay-hamay natin. Pag nahihimay-himay natin yan, ano ang ginawa mo nung na-stress ka? Ayan! Nag-iinom ka ba? Nag-drugs ka ba? Kumain ka ba ng marami? Tumaba ka ba? See? So it's not only the brain that's affected, everything from head to toe. Sumakit na bang ingrown nyo? Walang manicure, walang pedicure. Na-stress yung mga kuko. Na-stress yung mga kuko sa paa. It's not, I love it. Matagal ko na lang tini-explain yung stress na yan. Bago pa mag-COVID-COVID, topic ko na po yan sa iba-ibang kumpanya. Iba po ako mag-atake if I talk about stress. So you get me about it. I'm proud sa aking PowerPoint. Pinaghirapan ko po yon. Okay lang po yon. Oo. Paghihirapan ko i-lecture yun. Physiology of stress.
Alam nyo lang kitita, Doc. Physiology ng sexual response ng babae. Akala nyo, yun lang alam ni Tita Doc, ha? Kayo talaga. Dakdakera lang talaga, Tita Doc. Mahilig talagang dumaldal. Anything that I know, I will share to all of you. Yes. Bago man ako mawala sa mundong ito, marami kayo natutunan. I'm educating you. Why? For you to be able to educate others. Hindi po ako nandito para magyabang-yabang lang, dada-dada lang, ganyan, pa-cute-cute lang. No! Wala sa papel kayo, pa-cute-cute. Ano ba kayo? Nandiyan na si Tita Doc para magbenta ng mask, oh. Hala! Kaya ako nagbibenta, tumutunaw ako sa tao. Ano ba kayo? So don't misunderstood me. Misunderstanding na kasi sa iba eh. Ginagamit ko daw para makabenta lang, Tita Doc. Talagang magbebenta ako kasi tumutulong ako. Sana yumaman ako dyan, kaso hindi. Sana yumaman ako dito sa mga mas na to. Ah, bayan. Hindi naman. Tumutulong lang lola nyo. Lola, lola ka na, Tita Doc. Of course. Meron po ang dalawang apo. Isa lang anak ko. He's a lawyer. Ang asawa po ng anak ko, lawyer din po. Tapos meron silang dalawang anak, so may dalawa akong apo. Boy and a girl. Ah, naturuan ng how to have a baby boy, baby girl. Hindi ba nagturo ako paano magkaroon ng baby boy, baby girl? Ay, yung mga absent, sayang. Sana naturuan nyo yung mga anak nyo, para yung apo nyo, boy tsaka girl. Yes! Ay, sus, Maricep. Oo, Ruby Fernis, hello. Narinig mo yung sinabi ko, physiology of stress. You were asking me, how will you handle that? Don't ask me na lang. Let me lecture na lang, Ruby. Huwag ka matakot. Natatakot ka ba mag-lecture, Tita Do? Your group will love me, promise. Yabang naman yung Tita Do. Ay, hindi, talaga. They will love me. Hindi sila aantukin, promise. Kasi po, wala pa tong pandemic na to. Madalas na po mag-lecture si Tita Do kung saan-saan. Hindi lang po dito sa Facebook. Maning-mani na po sa akin to. Opo, lagi po ang nagle-lecture everywhere. Luzon, Visayas at Mindanao. Miss na miss ko pong dumaldal. Kaya po ako ng Facebook Live, kailangan ko pong magsalita. Kailangan ko pong mag-educate ng tao. Ang dami ko pong chihuahua eh. Hindi ko naman ma-educate yung mga chihuahua ko. Marami akong chihuahua. Dati breeder ako niyan. Pero ayoko na. Nakakapulubi. Namulubi ako sa pag-alaga ng chihuahua. Ayoko na. Breeder ang Tita Doc. Yes. Yes. Na. Okay, Ruby. I love you already. I love you more. Okay. Jean Passes, hello from Cotabato City. Are you in Cotabato City, Jean? Mike Lucero, hello Mike. William Bondoc. Pablo Galicia Mendez III. Yes. Amber Mist. Mismo. Mm-mm. Lin Shinkawa. Oo, kumusta naman Lin Shinkawa? Kailan tayo mag-phototherapy? Oo. Ah, sige. Sabi ni Rosario Sacluti, ang iniinom ko, Tita Doc, freshly squeezed orange juice and aking drink. Ay, iinom mo na, Tita Doc. Ruby, ano iniinom? Yum, yum, yum. Pineapple juice ako. Woo, harap. Ipagyaban niyo mga iniinom niyo. Okay. Ang cute na nasa likod, diba? They're so cute. They're so cute, diba? Ang partners niyo ba ay mas matangkad sa inyo o mas matangkad ka? Sige nga. Okay. Punta tayo sa slide ni Tita Doc, ha? Ayan. Alright.
Girls, I got a question. Does height really matter? Yes or no? Sagot. Rosario Sacluti. Amor Valenzuela. Lin Shinkawa. Does height really matter? And sabi ni Lin Shinkawa, no. Okay. So you don't mind, ha? Kahit na mas matangkad ka, ha, Lin? And si Pablo Galicia. Okay. Okay. Uy! Bala naman yan. Does height really matter in a relationship? Ano sagot? Does height really matter in a relationship? Whoops! Ayan si girl. Tapos, tignan mo yung paa ni boy. Ang cute. Talagang makaabot lang, di ba? Oh, does height matter to women? Tanong ulit. Hindi ba may ano? Sagutin nyo nga ito, Chato. Amor, Lin, sagutin niyo sino yung artista? Hindi abroad ah, kasi may mga pictures na ako ng mga ano eh, mga taga-abroad, foreigners. Sa Pilipinas, sino ang alam yung mas matangkad, either or? Sino ba? Mas alam nyo kaysa sa akin, I'm sure. Sige nga. Uy, ayun na naman si Sweetie Boy. Si Sweetie Girl, nakatapak na ang sweet nila, no? Kasi kadalasan naman, or normally, mas matangkad yung lalaki, hindi ba? Pero there are times na mas matangkad ang babae. So does it really matter, girls? Kung mas matangkad ka? Uy! Ayan na! Panay pictures tayo ngayon, ha? Pictures, pictures na tayo. Ayan. So what do you think? Cute ba? Cute ba yan, Amber, Ruby, William, Jean? Is that cutie cutie? Uy! Patay tayo dyan! Ha? Big, big guy! Paano na yan? Okay lang ba yan? So what do you think? Is that okay? Will there be a problem? What do you think will be the problem? Pag... What will be the problem? Pag... Come on, tell me! Tell me, tell me, tell me! Sumagot kayo! Sagot, sagot, sagot! Ha? What do you think will be their problem? Kasi they look so sweet. Tignan mo, oh, naka-holding hands pa talaga. Ay, ah, so cutie. Mm. So does height really matter? So sinasagot nito, may nagsabi na no. Sabi ni Lynn ulit, no. Ang sabi ni Ang Tesorero, yes. Oh. Sabi ni Ruby Fernis, yes. Ano ba talaga? Yes or no? Lin, does that really matter? Yes or no? O ayan, okay lang ba yan? May problema ba kung mas matangkad si girl? Mas maliit siya? May problema ba? Uy! Ito naman, sobrang tangkad ni boy. Ha? Do you mind? Pero alam mo, kung meron kasi nakakakita, pwede hindi ikaw. Pero kung may nakikita kang ganyan, parang bulong-bulong ka na, holo, tignan mo, holo, 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 oh, ganyan. Chismosa kayo. Bobby Innumerable. Sumagot ka nga, Bobby. Is it okay kung mas matangkad sa iyo ang babae? Or is it okay kung sobrang liit sa iyo yung partner mo? Kung okay lang, what could be the problem? Will there be a problem? Yes. Oh, ayan. So mas matangkad na naman si Girl Lelouch. Ha? Mas matangkad. Ha. So, sino yung artista sa Pilipinas na mas matangkad either or? Meron ba? Meron ba, Bobby? Sige, you tell me kung meron, ha? Mm. Uy! Yan na ba? Yan ang sinasabi ko, eh. Grabe na tangkad niya, no? She's so tall. Yes! So, tanungin ko ulit. Will there be a problem? If none, okay lang, di ba? Sa palagay ninyo, kung sakali may problema, ano yun? Kung sakali may problema, ano kaya yun? If you can answer me, tell me. Okay? And bakit kaya tumangkad ng ganon ang babae? Bakit kaya? May tawag ba sa ganong kondisyon? Is it being abnormal?
Ano nangyari? May alam ba kayo na may science ba? Ayan, pasok yung science, ha? May science ba kung bakit, hala, ba't man tumangkad yung tita Doc? Parang giant ba siya, tita Doc? Ganyan, okay. So what happened? Saan nagka-problema? Problema ba maging matangkad? Ayan. So again, mas matangkad pa rin yung girl. Or could be mataas lang ang sapatos. Hindi ba? So I don't know. Okay. Whoops! Ayan. So iba naman yan. That's another condition. Anong tawag sa condition na ganito? At ano din po ito? They think normally, of course. Kaya lang, anong condition po ang tawag sa ganito? Ano sa Tagalog? Ano sa English? Ano nangyari sa kanila? Pero it doesn't really matter kasi pwede silang makipag-asawa sa isang normal na height na babae. Siya din ganun. Normal ang height ng kanyang partner. Pero what happened? Something happened along the way nung sila'y pinanganak. Di ba? Okay, may science. Oops! Okay, artista to, di ba? Lynn, sino artista to? Chato, ang guwapo, grabe. Oo. Guwaping. Sino yan? Artista yan eh. Kayo magsabi sa akin, sino yan? Sabi ni Lynn, if you really love each other, height doesn't matter. Very good. Sabi ni Ang Tresorero Obrero, Doc, when a partner is tall, mabigat po siya. Be agad-agad, mabuhat, iangat. Hoy, ano bang problema mo, Ang Tresorero Obrero? May sunog ba? Bubuhatin mo siya? Or you are trying to tell me something? Thank you. Thank you for answering. Ah. Sabi ni Bobby, okay lang kung mas matangkad yung isa, of course. Sabi ni Lynn, cute lang. Very good. Yes, so binabasa ko yung mga ano. Sana meron po, Doc. Alin? Ano? Tresorero Abrera, sana meron alin? Sabihin mo sa akin kung ano. Sabi ni JR, Ninyang Pataw, hi Doc, warm water lang po muna. Sometimes pure green tea with honey. Wow, wellness talaga si JR. Si Daisy ni Marluna, water, H2O. Sabi ni Suzette Marquita, kasexy at ganda niyo po, Doc. Uy, talaga naman Suzette, ah. Love na kita. Oo. Okay. Oh! Artista ato ito. Ha? Huh? Sino yung mga yan? She's a small guy, but oh yes, ang partner, ha? Sexy, ha? Ito pa isa. Sino to? Holding hands, sexy din. But they look good. Why not? Wala namang problem. Ay, ang cute, di ba? Cute nga siya. Look at the girl, parang mas maliit, sobrang liit. But it's okay. So may kilala ba kayong mga friends ninyo na ganyan? O may kilala ba kayong artista sa Pilipinas na ganyan? Sabi nga ng iba, Tita Doc, si ano? Sino? Si maganda. Sino maganda? Si ganda daw. Kilala niyo yung sinasabi ko? Yung sino yung si ganda? Anyway. Hindi si Vice ganda. Hindi yon. Iba. Iba yung sinasabi ko. Oh, anyway, ito pa. Itong babaeng ito ay parang hindi naman ganun katangkad. Parang pantay lang. Kaya lang, Lynn, look at her shoes. So, ganda ng shoes, Lynn. Oh, look. Taas ng takong yan. Diba? Ang taas. Ganda ng legs. I like showing you photos eh. Kasi aaliw lang din ako. Oy, naku naman. Ay, ang sweetheart ko. Saan ka? Where are you? My God. Bayan. How's the weather up there? Sabi niya. How's the weather down there? Ayan na ba? Oh. Grabe na ang tangkad. Tangkad the girl. So what happened? Ano yung science? But ano nangyari? Okay. So ito yung magka-holding hands kanina. Tapos tingnan nyo yung lalaki. Nakatinghat.
tinghad-tinghad na yung kanyang mga paa. Mm-mm. Diba? Paano na? So, does height really matter? Anong sagot niyo dito? I know, pero may nagsabi na yes, kasi mabigat pag iangat. Alright, pero sabi naman ng iba, it's okay, basta you love each other, height does not really matter. Paano yan? See, they still love each other kahit na sobrang liit si ating. Tangkad naman ni Kuyang. Alam mo, Kuyang, bigyan kita ng tip. Umupo ka na lang kaya. Kasi makukuba ka na. O, tignan, makuba na siya. Diba? O, kagahin mo na lang si ating. Kumuha ka ng silya, Kuyang. Oops! Showbiz na showbiz itong mga to, eh. Pero hindi pa dito yan sa Pilipinas. Abroad po yan. But he looks so proud sa partner niya, di ba, Luke? Proud na proud sila, no? Pugings and maganda. Pugings and maganda. Ito, artist ata to eh. Di ba? Ay! Ayan na yung background ko eh! See? Very short siya, pero sobrang tangkad. Ito naman babaeng ito, matangkad na, nag-heels pa. Paano na yan? Ha? Okay, ang science. Anong nangyari? May sumagot ba sa aking tanong? Hindi yata nasagot eh. Ha? Tingin tayo. Walang sumagot. Ano nangyari sa brain? Walang sumagot. O sige, tuturuan ko na lang kayo kung ano nangyari ha. Okay, so yun po ang pagiging matangkad could be genetics, right? Hereditary. Pwedeng ang iyong kanununuan ay matatangkad. At ganun din sa part ng mother, kaya matangkad ka kasi sa part ng tatay mo at nanay mo, ay meron silang history o genetic or heredity na may genes na they're really tall. Then you can be tall. But meron ding pwedeng kapatid ka na hindi tumangkad. Meron ding maliit. Diba? Pero for others, di lahat kami matangkad. Good. But for others, merong iba na isa lang matangkad, di ba maliit? Or lahat matangkad, may isang maliit. I'm sure may alam kayong ganoon, di ba? So it's the pituitary gland. It is a small structure na sa loob ng ating utak. It's in the core of our brain. Yung small structure na yan at the base of the brain, nagre-release po siya ng wide variety of hormones that in turn control the activity of the body's other hormone glands. Okay? So huwag kayong masyadong ma-stress sa sinabi ko. Sinasabi ko lamang in the core of our brain ay meron pong tinatawag na pituitary gland. Ito po siya. Okay? You just have to look sa cursor ko ha? Sa cursor. Ayan po yung pituitary gland. Okay, dito tayo sa utak tumingin. Utak. Ito po siya. Napakaliit lamang. Ito po yung pituitary gland. Naka-attach po yan sa hypothalamus. Hindi po to itlog ng lalaki. Kasi sabi nila, yung iba pag nakikita, ay, Tita Doc, bakit may itlog ng lalaki dyan? Kayo na naman, ha? Parang scrotum man yan, Tita Doc. Ay, hihi, na naman tayo. Ha, kayo talaga. Okay. Ito po ay napakaliit lamang. Itong pituitary gland. Ito po naka-enlarge. Okay, ito po siya, tapos ito po yung enlargement or enlarged area or enlarged part. Pag pinakita ko sa inyo, pina-enlarge po siya. So, yung pituitary gland, ito po yun. At nanggagaling siya sa hypothalamus. Yung pituitary gland ay merong anterior lobe at posterior lobe. At pag tinignan, parang balls. Hindi po, sobrang liit po yan. Okay, that's the pituitary gland. Okay, ito po yung utak. Tingnan yung cursor. Ito yung utak natin. Yung parang square. Ito po yung parang square. Okay. So, ang pituitary gland, ito po. Ito yan. Ayan ha. Titignan yung cursor ha. Cursor. The cursor. Ito yung pituitary gland na nanggaling sa itong color green, hypothalamus. Okay po? So yun lang. Ganun lang muna tayo. So punta tayo dito sa kabila.
Ito po yung hypothalamus, yung pinakadulo niya ay yung pituitary gland. Ang pituitary gland ay may anterior lobe at posterior lobe. Okay na? Anterior at posterior lobes. Ito ulit yung utak. Yung utak natin. We have to take care of our utak. Ha? Okay. Ito po, yung parang dalawang maliliit na parang kala ninyo scrotum. Okay? So, enlarge natin siya. Ito, in-enlarge. Ito yung pituitary gland, anterior at posterior lobe. At nanggaling po siya sa hypothalamus. Okay? Hypothalamus, tapos lumabas doon yung pituitary gland. Yung pituitary gland, meron anterior at posterior lobe. Kaya ako ito sinasabi kasi pag nagka-problema po sa pituitary gland, ayan po, sobrang tangkad ka para kang giant or sobra kang unano. Ang tawag doon ay dwarfism. Or pwede kang magkaroon ng acromegaly. Acromegaly po, yan po yung taong ang mga kamay malaki, ganyan. Yung mga paa, ang lalaki. Tapos yung mukha mo, parang ang laki din. Ang laki ng ilong mo, ang laki ng part ng buto na sa may kilay mo, ang laki ng orbital area mo. Iyong baba ito, para ang laki-laki din. Acromegaly po ang tawag doon. Kasi nagka-problema ka sa iyong pituitary gland. Okay na. Yan po sinasabi ko sa inyo yung science. May pinakita po akong picture sa inyo kanina, yung dwarf, right? Na napangasawa isang normal na babae, correct? Yes! So, ibig sabihin, nagka-problema sa kanyang pituitary gland. Nakakita kayo kanina sa picture, ang lalaki ay dwarf. Okay, sa Tagalog, tawag na rin doon ay unano, tama? Dwarf. Tapos yung asawa niya, normal na babae, tama? Kasi may problema sa, saan? Pituitary gland. Ito yung utak ulit. Ang pituitary gland is in the core of our brain. Yan po ay nagproproduce ng mga hormones. Isa doon ang growth hormone. Growth hormone. GROWTH. Growth hormone. Okay? Yan po ang responsible para tumubo po ang ating skeletal muscles, ang ating adipose tissue, ang ating mga buto, at ang ating atay. Naintindihan? Nagsa-science ako ngayon. Listen to this, ha? And look at yourself. Kung unano ka ba, matangkad ka, whatever. Ha? Okay. Now, again, ito yung pituitary gland. Ito yung utak. Ito si utak. Look, ito yung utak. Tapos ito yung parang maliit. Okay, maliit na yan. Ayan. Tapos ito yung enlarged portion. Enlarged. Ina-enlarge pa para sa inyo. Ayan sila. Minsan kasi pinakita ko ito. Ala, Tita Doc, parang man yung scrotum. Tita Doc, parang man balls ang lalaki. Ito naman ang kabastusan. Ha? Okay. So ito yung pituitary gland. Ito yung anterior. Ito yung posterior. Ang anterior lobe ng pituitary gland ay nagpo-produce ng hormones. Anong hormones yun, Tita Doc? Importante yung hormones na yan para sa ating muscle, growth hormone. Para sa ating mga buto, growth hormone. Okay? At importante din bong para sa ating balat, para sa ating ovaries, para sa ating sa mga testicles ng, ito yung itlog na sinasabi nyo, para sa mga testes ng mga lalaki, para sa thyroid gland, yung hormones na yan manggagaling sa pituitary gland. Ang alam nyo lang, Tita Doc, meron man akong thyroid. O syempre, lahat naman may thyroid. Yan pala, ibig sabihin niya, Tita Doc, lumaki ang aking thyroid. Ayan. Nagkaroon ako, Tita Doc, ng bosyo. Right? Yes. Kasi pwede ka nagkaroon ng problema sa pituitary gland. Gawa na. I'm sure may mga kilala kayo na may mga lumalaki ang thyroid, tama? So alam niyo na ngayon ano naging problem. Ang naging problem ay may problema sila sa kanilang pituitary gland na is in the core of your brain. Okay na? Yun namang posterior lobe. Di ba ito yung pituitary gland? Anterior, may posterior. Yung posterior lobe
ay nagpuproduce ng hormones para sa iyong kidney at para sa iyong dede. Ay, at para sa inyong adrenal gland. Mostly sa iyong kidney at sa iyong breast. Ay, huwag kayong ma-stress. Sinasabi ko lang sa inyo, importante pong malaman itong pituitary gland. Again. Titingin kayo dito sa square. Yung pituitary gland ay gumagawa ng growth hormone. Okay? Pag sobrang dami ang ginawa na growth hormone ng pituitary gland, ito ang itsura mo. Giant ka. Gigantism ang tawag yan. Too much of growth hormone kasi yung pituitary gland, sobrang dami ang ginawa. Okay na. Okay. Pero kung tama-tama lang ang na-produce ng pituitary gland, right amount of growth hormone are produced, ito ka lang. Ito tayo halos lahat. Lahat ng Facebookers dito. Yung mga Facebookers dito, wala naman ditong giant, di ba? May Facebooker ba tayo dito na dwarf? Meron bang giant? I'm sure wala naman, di ba? So dito tayo sa gitna. Ito tayo sa gitna. Right amount of growth hormone produced by the pituitary gland. Now, paano naman dito, Doc, kung konti lang ang na-produce niya? O konti lang na-produce, too little growth hormone? Ayan, dwarf ka, unano. Okay na? Naintindihan? Saan po ginagawa yung tita Doc ulit? Ay, brain nga eh. Brain. In the core of your brain, merong pituitary gland. Pag tama lang ang production niya ng growth hormone, tama lang ang laki mo. Pero pag sobrang daming pinaproduce niya, halaka, giant ka, ating kuyang. Pag sobrang konti, dwarf ka, ating kuyang, dwarf. So now, it is a pituitary disorder. It is already a pituitary abnormality. Okay. Nabanggit ko kanina, ang pituitary gland ay nagpuproduce ng mga hormones, diba? Diba? Ang pituitary gland ay nagpuproduce ng mga hormones. Ano-ano yun, Tita Doc? Number one, oh, sige, growth hormone. Number two, antidiuretic hormone. Number three, thyroid stimulating hormone. Okay. Para hindi kayo masyadong malito, maantukin, okay? Let's just talk about the growth hormone. Yan ang hormone na piniproduce ng pituitary gland. Yan ang hormone na magkocontrol ng buto and tissue growth and maintain the appropriate balance of muscle and the fat tissue. Yes? Very important. Pituitary gland is very, very important. Ano ba ang abnormalities, Tita Doc? Pag ang secretion ng growth hormone, iba-iba. Ano nga po yun? Sabi mo kanina, pag sobra o madami? Decreased. Konti. Growth hormone secretion before puberty, ikaw ay magiging dwarf. Pag sobrang dami, ang secretion ng growth hormone before the union of epiphysis, ibig sabihin, bago mag-close ang epiphyseal plate ng inyong mga buto, ikaw ay gigante, gigantism. Meron pa isa. Increased growth hormone secretion after union of the epiphysis, acromegaly. Ulit. Ano mangyayari kung may abnormality ang growth hormone na pinoproduce ng pituitary? Ano nga? Pwede kang maging unano, dwarf. Pwede kang maging higante, giant, gigantism. Or, pwede kang magkaroon ng acromegaly. Ang itsura mo, malaki yung mukha mo, ang mata mo, parang yung bone ng orbital bone mo malaki, yung iyong bone na kung nasaan ang iyong kilay ay malaki din, ang ilong mo ay malaki, ang bunganga mo, malaki din, yung panga mo, parang square, ang laki, tapos yung mga kamay mo, ang lalaki, pwede ang iyong katawan, parang normal lang, pero ang mga paa mo, ang lalaki. So, acromegaly.
It affects your feet, your hands, and your face. Yun ang acromegaly. Dahil sobrang dami din ang produksyon ng growth hormone ng pituitary gland. Acromegaly. Isang condition po yan sa mga adults caused by hypersecretion of the growth hormone after the closure of the epiphyseal plates. Okay? Gigantism po, yan po yung mga higante. Sobra din po daming produksyon ng growth hormones. Okay? Alright. Again, ano mangyayari, Tita Doc, pag yung pituitary gland sobrang naging abnormal, ang activity niya ay hyper at saka hypo. Okay? Pag hyper, ikaw ay magiging giant or ikaw ay magkakaroon ng condition na acromegaly. Pag hypo activity, ikaw ay dwarf. At Tagalog, unano. Okay? Ulitin ko ulit para hindi makalimutan. Hypo secretion. Sobrang konti ng growth hormone. Magkakaroon ka ng pituitary dwarfism or panhypopituitarism. Hyper. Sobrang dami ng growth hormones mo, kuyang ating. Ikaw ay magiging giant or ikaw ay magiging magkakaroon ng problema acromegaly or acromegalic gigantism. Giant ka na, ang lalaki pa ng mga kamay mo, ang lalaki pa ng mga paa mo, pati yung mukha mo, ang mga buto sa mukha mo, ang lalaki din. Yan po ay abnormal na. Anything na sobrang secretion, anything na kulang ang secretion, problem. It's a disorder. It's an abnormality of the pituitary gland. Now, may alam na kayo sa science. Smile naman dyan. Iinom mo na si Tita Doc ng juice. Yummy, yummy. Ngayon, yung tinatanong ko sa inyo kanina, may problema ba kung magkaiba ang height? Actually, I'm driving at when you make love. Okay? So ngayon, sagutin nyo ngayon. Alam nyo na yung science, di ba? So, does height matter in bed? Answer. Answer, magbabasa ako ng sagot. Does height matter in bed? Sumagot kayo. Huwag mo na kayo matulog, oy. Does height matter in bed? Ah, sabi pala ni Daisy Nemore Luna, si Cameron Diaz daw yun. Thank you, Daisy. Thank you. And of course, si Tata Lapos Da is here. Thank you, I miss you. And si Benjo. Oo. And sabi ni Ang Tresorero Obrero, Doc, can we manage externally the secretion of growth hormones so we can control height problems? No, we cannot. Okay? Meron nang pala mga binibenta sa mga online growth balls, di ba? So ako ingat kayo sa mga ganon. I would advise, kung gusto nyo, bahala ka. I cannot control that. Di ba? Alam nyo yun? Alam nyo yun, di ba? May nagbibenta growth balls from China. Bahala kayo dyan. Kayo na lang, ayoko. Made in China. Bahala kayo. Hey, you have to be satisfied sa height ninyo. Ang Tresorero Obrero, sabi nila, kung decision ay magpa-inject daw ng growth hormones, meron pong ganon, Tresorero Obrero. Okay? Pero you have to be careful kasi baka yung side effect ang madadali ka. Maliit pa na ako, Tita Doc. Gusto ko man tumangkad. Gusto ko man yan, growth balls, binibenta doon sa online, tapos China, ganyan, blah, blah. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo. Tumun. Doc, sabi ni Obrero, does height matter in bed? Sumagot siya. Yes. Doc, height matters in bed. It will occupy more space. Ha, ha, ha. Pinatawa mo talaga ako, Brera. Okay. Sabi ni Lin Shinkawa, si Tom Cruise na yung isa. Okay. Ang tinatanong ko din, kung sino yung kilala ninyo na Pilipino, na maliit siya, tapos matangkad yung wife niya,
Meron, kayong magsabi sa akin. Meron, pero naghiwalay na sila, di ba? Ay, chismosa si Tita Doc. Ayoko na magsalita, kayo na lang magsabi. Mm-mm. And syempre, si Arman, Spen, Sebastian, thank you. Of 4 days. 4 days po ay isang collagen drink from Japan. I love it. Okay? And you can also ask me about it. Kasi may nagtanong, Tita Doc, ano ba iyong ano, mga vitamins? Ay, naku, ang dami kong vitamins. Marami nga nagpapabenta eh. Sabi ko, ay hindi. Pinipili ko yung mga food supplement ko. Okay? Pero, I was in, meron in-endorse sa akin si Coach Jonathan at ni Arman or Spen Sebastian. Sa Facebook name niya, Spen Sebastian. Pero si Arman po yun. They told me to try 4 days, F-O-R-D-A-Y-S, 4 days from Japan. Okay. Google niyo po yan. But if you want to learn more about it, you gotta call Tita Doc. Okay? It's a collagen drink. Ay, perfect po yan. Okay? So marami po bumibili niyan, mga Japanese mismo, kay COVID nila doon, para talo tayo. Oo. Yes, they are protected because they're drinking lots of 4 days. You want to know more about that? Ay, text Tita Doc. Mm-mm. Okay? Now. Thank you, Capricorn, Hannah. The beautiful Hannah. Hannah. Yes. Sige na, sagutin ko na to. 12, ano na, ano oras na? 12:50 na. Okay. 10 sex tips for 10 sex tips for when your partner is dramatically taller or shorter than you. Number one, experiment. Yes. Obrero, okay? May sinabi ka dito. Dog height matters in bed. It will occupy more space. Kaya, ito yung sagot. Ha? Experiment. Ha? Mag-experiment. Sandali lang. May number two pa. Communicate clearly and often. You have to talk about it. Since mag-asawa na kayo or whatever, a couple. If you're a couple, na isa mas matangkad, isa mas maliit, as a married ko, boy, girl, girl, boy, experiment. Number two, communicate, mag-usap, okay, clearly and often. Maintain a sense of humor. Uy! Pwede, diba? Daayon na lang sa happiness. Hindi yung, ang liit mo, hindi nakita type, bye-bye, ganyan. Huwag ganun. Ay, talaga, nagmahal na kayo eh. Asawa na nga kayo eh. Okay? Make a sense of humor. Okay? Number four, invest in a wedge pillow. So we're talking about sexual position. Importante po na may mga unan-unan na ginagamit. Okay? Yes. Okay po? Invest in a wedge pillow. Number five, sitting sex is your friend. Ibig sabihin, it's a sexual position, which means kailangan may para-paraan po. Kung mahirap po yung mga posisyon na hindi man pwede, ganyan, hindi pwede, ay, naka. Okay? Well, sitting position daw is good. Okay? Ito mga tips na to, ay aral po to ng mga psychiatrist. Okay po? Ikinikwento ko po sa inyo yung mga tips na inalo ng mga psychiatrists. Alright? Okay. Kasi problem nga po siya. Number six, spooning. Spooning is a sexual position wherein either or, no? Kung babae mas maliit, yung lalaki na sa likod. Pero nakatagilid. Nakatagilid. Okay? Iba po yan sa nakas-sitting position. Ito naman po ay nakahiga, pero spooning position. Naintindihan na, it's self-explanatory po yan. Ha, hindi ko na po siya i-drawing, ha? Kayo talaga. Number seven, the smaller person doesn't always have to be on top. Okay? So, explain ko pa ba? Alam nyo na yan. Basahin nyo na mabuti. Kunin nyo ng picture para alam nyo na. Ha? The smaller person doesn't always have to be on top. Okay. Number eight. Regarding sex, standing up. So, pwede din daw standing position. Self-explanatory. Number nine. Or you can make love inside the bathroom. You know, when you have shower, why not? Okay. Self-explanatory. Okay. Shower,
together. Number 10, remember that there's more to sex than just P in V. Sinong nakakaintindi ng P in V? Ano ibig sabihin ng P in V? Jamiro dapat Salazar. Ano? Magot kayo. Ano ibig sabihin ng P in V? Okay? Remember that there's more to sex than just penis inside the vagina. Kasi po, ganito yan. Bakit sinabi yan number 10 na yan ng mga psychiatrists? Kasi po, ang tao, laging iniisip, pag nagkipagtalik, laging iniisip na yung penis pinapasok sa vagina and that's it. Come on! There's more to that. There's more to sex than just the penis inside the vagina. Ano ba kayo? Masyado kayong basic. Gamitin yung utak. Ha? Gamitin. Hindi lang yung, hindi, dapat talaga daw papasok yung blah, 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 ngew, ngew. There's more to that. Okay. Everybody deserves to have awesome sex. I repeat, everybody deserves to have awesome sex. Now, how to have sex when one of you is significantly taller than the other? Sobrang tangkad na, giant na, hala. O yung isa baka dwarf, pero kayo pa rin. Paano yan? Remember, kahit na gigantism, kahit na may dwarfism, kahit na may acromegaly, tao po yan. Hindi po pinagtatawanan yan. May ibang mga tao na nakakita ng dwarf, pinagtatawanan. Bakit? At bakit? Mamalasin kayo pag pinagtawanan niya mga yan. They are tao po yan. Meron niyang magandang ano eh. Anong pangalan ng restaurant na yun? Tata, alam mo ba yung tata? Yung mga waiter at waitress, mga dwarf? Ay, nagpupunta ako dun eh. Yung, ay, nakalimutan ko yung pangalan ng restaurant na yun. It's a bar. It's a bar. Wait lang. I forgot. Ginshikawa. Ano nga yung bar na yun? Na nagsiserve mga dwarf? Hindi ba? It's a bar. Yes. Nakapunta na ako dun eh. Dinala ako ng brother ko dun eh. Long time ago. Yeah, it's a bar. Mga waiter, ang cute nila. Oo. Tapos iba doon mag-aasawa. Tapos in-interview ko yung iba doon, ang asawa nila matangkad, ganyan. Tapos may tatlo silang anak. Tapos hindi naman dwarf yung anak nila. Normal din. See? So what do you do? How do you make love? Change your definition of sex. Okay, obrero? Ha? Obrero, hello, knock-knock. It will occupy more space, ha? So you have to change the definition of sex. Diba? May mga sexual position, right? Have a sense of humor. Talk about it. Communicate. Connect. Be creative. So you'll have climax. Communicate. Connect. Creativity. So you will reach your climax. Number 2. Marami naman kasing posisyon eh. Kasi ang karamihan, ang alam ng iba, missionary lang. Okay? Man on top, that's it. Pag mas matangkad, mahirap, ganyan. Ay naman! Diba? Explore lots of positions. Number 3. Props are your friends. Ibig sabihin, dapat may mga props. Marami kang unan. Tama? Maraming sasandigan. May position. May dito tayo sa corner. Okay, di ba? May mga props. Naintindihan? Self-explanatory. Props are your friends. And number 4. Have a sense of humor. Ayos? Ayos ba? Okay. Oops! Okay.
Yung iba hindi makaintindi. Sige, ayan yung sexual position. Number one. Number two. Bilisan ninyo, at tatanggalin ko na to. Number three. Oh, number three yan. Wala pang bastos dyan, ha? Walang bastos. Walang bashing, ha? Number four. Okay, number four. And then, number five. Okay, tatanggalin ko na. Tatanggalin ko na yan, number five. Very good. So, ito po yung telepono ko. Okay, you can text me or you can Viber me. 0917-536-3853. Okay? So, ayan, si Kuyang. Hindi na malaman, gumamit na ng ladder. Okay? Alright. So, did you have fun? Did you like that? Did you like that? Aha. So, Maria Socorro Texon Mangahas, hello. Riza Jorkia Coming, hello. And sabi ni Lin Shankawa, I saw it sa Ross Boulevard. I forgot the name sa Baywalk. Yes! Sino nakakaalala ng bar na merong... Tanggalin ko na siya. Okay na yan. Sino nakakaalala ng bar na ang nagsiserve yun? Mga dwarf sila? Cute kaya. Oo. Ang bilis-bilis silang kumilos. Sino kaya makakasagot nun? Yung bar na yun. Ah, alam ko na, Eileen! I remember! Hobbit House, right? Right? Lynn, Hobbit House. H-O... Detext ko. Hobbit House. H-O-U-S-E. Tama? Tama? Hobbit House. Yeah, it's a bar. Oh, oh. Correct. Yes. Oh, naku, ang cute nila. Mm-mm. Hindi ako na weirdo ha, na aliw po ako. Wala makagawa ng bar for gigantism eh. Kasi mahirap po sa matatangkad talaga, sobra. Okay? Yes. Patingnan ko na aking isang laptop ha. Okay. May nagtanong dito, Tita Doc. Oh. Sabi mo, sandali lang, I'm gonna read it. Meron daw dalawang lobes ang pituitary gland, yes. Ano daw ang mangyayari kung ang problem ay yung anterior pituitary? Okay. So, ang pituitary gland may dalawang lobes, anterior at saka posterior, di ba? Okay. Yung anterior lobe, pag merong disorder doon o abnormality, sobrang daming production ng growth hormone, yung tao ay magiging giant. Or, magkakaroon siya ng acromegaly. Sobrang laki ng mga kamay niya, ng mga paa niya, pati yung mga bones niya sa face, facial structure niya, sobrang laki. Okay? So, nagkaroon ng problema sa anterior lobe of the pituitary. Hyperactivity po, sobra pong dami po ng mga growth hormone secretions. Tangkad. Okay? Okay. Thank you daw. Alright. Sinundan ka agad ng tanong. Tapos si Dado, paano naman kung naging unano? Unano? Dwarf. Okay? Dwarfism. Pag dwarfism po, anterior lobe din ang nadali. Anterior pituitary lobe din. Pero, sobrang konti ng growth hormone. Hypoactivity o hyposecretion of the growth hormone. Kaya naging dwarf. Okay? Teka. Si-check ko lang ulit. Yes. Okay. Nasagot na kita, ha? Ayan. Iba pala yung ginagamit ko na curse na mouse. Alright. Okay, ko kayo, wala kayong tanong? Walay? Oh yes, Lin Shankawa, Hobbit House, diba? Hobbit House, yes. No.
Let's see. Hi, Ruby. Are you still there? Walang tanong? Walang tanong. Okay. Magte-thank you pala ako kay Jamiro, Charlie Man, of course, and si Jenny, and Vivian Tabado, and of course, Michael Jackson, Jan Mark, and Sel Nicolas, and si Glocelyn Muyo, okay, Rina, Chato, Zyrex, MJ Cruz, and hindi ko pa friend si Russell, and si Suzette, and of course, si Ang Tresorero Obrero. And thank you sa mga love emoji, ah. When is, ano na ngayon? Thursday na, ala! Ano meron sa Thursday? Ano meron sa Thursday? Mamayang 8:30, abangan ninyo ang announcement ko kung ano yung link ng champ. Yun ka! Okay? Maganda po yun, promise. Tapos, i-announce ni Coach Jonathan kung paano po makaka-enroll sa kanyang entrepreneurial masterclass na sobra pong mura. Para kang nakapag-aral sa isang universidad ng MBA. Okay? So, ang pangalan ng program ay Champ Yun Ka! Champion ang Pinoy. So, may nagtanong nga din dito kung sino daw pwedeng mag-join? Okay. Yung programa po ng Champ Yun Ka is everyday, 8:30. Ang pwede pong makinig dyan. Makinig lang, okay lang po. Ay yung mga OFW na nakauwi. Or pwede din po mga negosyante with small or big business. Pwede din mga realtor na hindi makabenta ng kanilang mga condominium or mga travel agents na nahihirapan kasi nga wala namang lumilipad. So what can they do? Okay. Yung mga na-retrench, yung mga natanggal sa trabaho, you can join. Now, ano ang pinagkaiba ng masterclass ni Coach Jonathan? Eto. Marami po ngayon, usong-uso na yan eh, trending na kaya yung mag-aaral kayo, hindi ba? Dami-dami, tapos libre-libre, ang dami-dami sa Zoom, parang 50 kayo, 80, 100, ganyan. Wala pong mangyayari doon, promise. Okay? Hindi ko ini-small yun, hindi ko ini-small, that is really good. Pinaghirapan po yan ng mga kumpanya o mga asosasyon o grupo. Okay, I respect them. Pero for me, if you want to learn more in detail at i-discuss kung ano yung problem mo mismo, maganda po ako yung small group. Yes. And mas maganda din if you invest a little sa pag-aaral. Mas rewarded ka po, promise. Totoo po yan. You will be rewarded if you will invest more on yourself. Okay? Na-experience ko na po yung libre-libre. Na-experience ko na po yun. Kuripot ang Tita Doc, hello. Pero when I started doing something else, sabi ko, I want to learn more. As a doctor, sabi nila, doctor ka ba? Kasi nakaiba, then is in traditional doctor, wala kang pasyente, Tita Doc. Madami. Sabay-sabay nagpapa-check up. Opo. Hindi po ako yung traditional na nasa loob ng kwarto, tapos nag-aantay ng pasyente. Kung pasyente nakapila sa labas, ang dami-dami. Ganyo, kawawa naman ang nag-aantay. Ayoko po ng ganun. Paawa po ako sa pasyente. Opo. May sakit na. Eh, ayun, haba ng pila, oh. Okay, so non-traditional po si Tita Doc. I want to talk to more patients. Sabay-sabay. I love to lecture, kaya grupo-grupo. Like Ruby Furnace, magle-lecture ako sa grupo niya.
pero hindi sila pasyente. Nakuha nyo? Nakuha nyo ibig sabihin kung bakit gusto ko madami? Hindi ko sinabing madaming pasyente. No! Ayaw ko silang maging pasyente. You got it? You got my point? Ayaw ko silang maging pasyente. Kaya inilelecturean ko sila para hindi maging pasyente. You gotta take care of your body. Yes? Yes! Logic po yan. Pag may sakit, Tito Doc, may alam ka, Tita Doc, na ano yung bang, ano, mataas man ang sugar ko. Marami po akong kaibigan, doktor. Kailangan mo ng diabetologist or endocrinologist kasi mataas ang iyong sugar level. Diabetic ka na. I'll give you your doctor, no problem. Okay? Tita Doc, ang taas ng aking ano, Tita Doc, ano? Blood pressure. At saka, parang tibok-tibok yung puso ko, ganyan ba? Oo. You might need a cardiologist. Ang dami ko pong kaibigan. Bibigyan ko po kayo ng mga doktor. Hmm? Ayos? Deal? Misa naman, trauma. May tatawag sa akin, Tita Doc, oh! May kilala kang orthopedic surgeon. Madami. Bakit? Yung pong kamag-anak ko, Tita Doc, na disgrasya, nabalian ng ano, dito ay yung leg niya, Tita Doc. Nabali talaga, Tita Doc. I can refer you to Philippine Orthopedic Center. Barkada ko po yung mga orthopedic surgeon dyan. Yes. Okay? Hindi po ako ang titingin sa inyo. Kasi po, ang kausap ko, grupo. Tinuturoan ko po sila na alagaan ang kanilang mga sarili. Okay? Prevention is better than cure. Okay? Yes, I'll teach you that. I'll teach you how to eat right. Ha? You are what you eat. You are what you drink. Kasi, ang mga Pinoy, masarap kumain. Tita Doc, pandemic, panic, tarap kumain. Tingnan nyo nga yung bilbil nyo ngayon. Laki-laki na. How many times do you eat? Breakfast, merienda, lunch, merienda, dinner, merienda. Anim na yun. Yung pampito pa, pang ano, super midnight snack. Kasi nanood ng Netflix. Tama ba yun? Okay. Anyway, okay, ang titignan ko kung may nagtanong. Tita Doc, ano ba ang kinakain mo? Kumakain ako, ano ba kayo? Kumakain po ako. Malakas ako kumain. Kaya lang po ang genes ko po, talagang payato, Tita Doc. Wala na akong magagawa. I eat a lot. Pero, I eat twice a day lang. One full meal, and yung isa, merienda. Okay? Yes. Yes. That's how I eat. And I don't like soft drinks. Before I do, but now, ayoko din ng mga powder juice na nabibili sa grocery. Sorry ha, yung mga nagbebenta, ayoko po eh. Bili na lang ako ng mga prutas sa palengke, tapos bumili ako ng juicer. May mura namang gano'n, tapos mag-juicing ka na lang. Halu-haluin mo yung gulay at saka yung prutas. Yun ang drinks mo. Okay? And I love water. Sa tubig po, ang tip ko dapat may hydrogen electrons. Hydrogen-rich electrons dapat. Kasi antioxidants po yun. Antioxidants pang laban sa free radicals. May tatanong eh, ano daw ang wellness ni Tita Doc? Sinishare ko na nga eh, di ba? Don't eat too much, okay? And then drink water, less of soda. Coffee, you can drink coffee twice a day. I drink coffee twice a day. Yung isa brewed, yung isa 3-in-1. Pero yung 3-in-1 ko, hindi yung 3-in-1 na baka meron kayo. 3-in-1 siya, pero ano... Basta, basta one brewed coffee, yung isa, 3-in-1.
Anong 3-in-1? Eh, kayo, bahala kayo ano yung 3-in-1 nyo. Okay? Tapos, alright. What about fruits? Of course, I eat fruits. I like watermelon and avocado. Avocado, I love avocado. Yung avocado, if you eat that, eat it like a mango. Hindi nilalagyan yan asukal or gatas. Just slice it up, remove the buto, and then ganyan lang, scoop mo lang siya from the fruit itself, the avocado, rich in good fats. Remember, there are two kinds of fats, good and bad fats. Yung avocado, good fats po yan. Ayos? Yes. And drink and eat more of the water-based fruits. Water-based fruits are the manzanas, watermelon, peras, grapes, not too much of the mango. Kasi po yung mangga, yung dilaw, ah, pag sobrang dami mo nakain yan, yung sugar niyan sobrang taas. Pag diabetic ka, cannot be. Ah, eh? Naintindihan? Ha? Pag fleshy yung fruit, masyado pong mataas ang sugar. Kaya dahan-dahan din po ang mga diabetics ha, sa prutas ha. Kung diabetic, dapat mga water-based fruits. Ayos? Okay. Then, ano daw ang vitamins ni Tita Doc? Okay, yung mga vitamins is basic. Okay? Vitamin C. Okay. Important. Pandemic panic, dapat 1,000 milligrams. Vitamin D is important, especially sa mga edad ko. I'm already a senior citizen. So I need more of vitamin D to protect my bones. Iwas osteoporosis. Of course, I have my magnesium and my calcium. Minerals po yun. Important yun ah. Okay. And vitamin A is important also. Vitamin E is okay. A, D, E, and K. Those are fat-soluble vitamins. Water-soluble vitamins, take that. Vitamin C, vitamin B, B1, 6, 12. All the B complex, vitamin C, take it. Ay, may nagtanong pala. Ay, Tita Doc, yung multivitamins, andoon na lahat. Pwede naman din yun. Okay lang po yun. Multivitamins. Yes? May mga nag-endorse yung... Ay, hindi ko nababanggitin ha, para ako nag-endorse eh. may mga networking company na may kanya-kanyang mga food supplement. Good. Go ahead. Go. Yes. I like collagen drink from 4 days. Nasabihin ko lang yung ini-endorse ko talaga at tinitake ko. Ha? Yes. So I like 4 days collagen drink and I like colostrum na binibili lang sa butika, hindi networking yan. Okay. Alam ko yan. Yeah. Colostrum, nasa butika yan, nasa Mercury. Yes. Okay. And then may Immune Pro, I like also, nasa Mercury din yon. So I just buy my food supplements from the butika. Okay, got it? Yes. And meron ako isang endorse pala before I go. Nasa Mercury din. Sa butika, ano yun? It's a carotenoid. It's a food supplement, pero carotenoid siya. Carotenoid, example, is yung nakukuha sa kamatis. Ano nakukuha sa kamatis? Lycopene. Right? Tama. Ano nakukuha sa carrots? Carotene. Correct. Yes. Okay. Pero carotenoids po yun. Meron isang carotenoids na napakaganda. Astaxanthin. Astaxanthin. A-S-T-A-X-A-N-T-H-I-N-E. Astaxanthin. Meron po yan sa butika. Okay?
4 milligrams po yun. You can take that once or twice a day. It's a very good antioxidant kasi it will protect your cellular membrane. Remember, cellular membrane is important. Diyan po umaatake yung mga free radicals. At pag nakapasok po sa loob ng cells ang free radicals, kawawa ang DNA. Mas lalo na coronavirus. Patay ang DNA nyo. Remember, ang coronavirus are RNA. Pag nakapasok sa katawan natin yan, yung DNA natin, nako, mag-a-adapt. Mag-a-adapt po ang coronavirus sa ating mga DNA. Lagot na ang ating mga cells. So we have to protect our cellular membrane. We have to support our immune system by taking lots of food supplements. Okay? So that's how you support our immune system. Okay? So yun yung tanong nito isa. How do you support your immune system? Sinagot ko na. Okay? And how do you protect? How do you protect? I protect myself by wearing my mask. All my mask. Hindi sabay-sabay, one at a time, kasi naglalaba-laba pa ako. Ayan, dami kong mask. Okay? I use that. I protect myself. I use my shield. I need my shield. I use my shield. Okay? Pwedeng yan, o yung, saan na ba yung inaul ni Tita Dog? Inaul, inaul na shield. Ito. Okay. Meron siyang garter, paikot ganyan. Okay. May ibang design. Ay, ang ganda nito. Promise, you gotta get. Wala kayong mabibiling ganito kahit saan ka pumuntang sulok dito sa Manila, wale. Okay? Alright? Ito pa. Ito yung favorite ko. Uy, bagay sa damit ko. Oh, look. Ba? Ganda! Tapos ito yung shield. Ang benta nila nito sa Mindanao, 150. Sa Mindanao. Ang benta ni Tita Doc, pareho lang, 150 din. Imagine, pinalipad ko pa to sa airplane, yun din yung presyo. Siyempre, kasi tulong lang yan. Ha? Bakit papatungan? Basta magbenta lang, kasi tulong man yan, di ba? Oo. Correct. So ito yung 100 each. Yeah. You get this bago maubos, wala na siya. Okay? Ito yung orange. Okay? And this is a beautiful. Checkered red. Checkered red. And nasaan yung ponkan na ponkan? Ito yung ponkan na ponkan. Meron pa to, meron pa yan. Okay? 100 pesos yan. Tapos, yung mga get this one! Doc Lulu Talks na mask. Yes, merong ibang design. Yellow. Okay? Tapos, di ka puso. Puso. Yes! Okay? Ganda yan, promise. Sobrang ganda po nito. You're gonna love this one. This is only 80. 80 lang ito. Double lining. May space para sa nose. It is matibay, the tela is matibay, the tahi is matibay. The garter is also matibay. Okay? Tapos meron ibang color, the blue, the brown. Tapos meron din siyang logo. Logo. Okay? Yes. Get na, para remembrance kay Tita Doc, ha? Kasi yung payment dito, ipambayad lang sa konting sweldo ng mga tao ni Franco. Okay? And of course, yung kapamilya. Yeah, kapamilya mas. Okay? Yeah.
Ano daw yung libre? Tinanong yung libre. Sandali lang. Okay? Ito yung Sunday to Monday. Get the Sunday to Monday. This is only 65 each times 7. May red, may blue, may gray, may pink, may maroon, meron green. Uy, tingnan mo yung green o bagay sa damit ko. Oh my God, I love it. Mm. Diba? Yes. Mm. Yes, tapos mag-shield ang tita do. Kompleto na. Nag-glare sa camera, sorry. Okay. Tagalin natin yan. Ano daw yung libre? Okay. Ano yung libre? Pag libre yan, I'll give you organic products. Yeah, I'll give you an organic, what do you like, whatever. Anong meron ako dyan, bibigay ko. Any organic products. And bigyan ko kayo ng alcohol sprayer. Nasaan ba alcohol sprayer ko dito? Nawala siya. Nasa taas pala. It's a mini alcohol sprayer. Dapat walang laman yon kasi kayo na maglalagay ng alcohol. Mahal na alcohol. Hindi naman mahal na alcohol, kaya lang limited yung bili eh. Pero sige, lalagyan ko na ng alcohol yung alcohol sprayer. Alright? I'll give you that. And I'll give you a branded cloth mask. Yes! Big branded cloth mask ni Tita Doc. And I'll give you negative ion liner. Oh, ano naman yan, Tita Doc? Negative ion liner is a liner. Yeah. It is a liner na ilalagay. Bubuksan ko siya, ha? Ito po siya. Bubuksan ko yung liner. Sabi ng iba, hala, Tita Doc, sa panty man yan. Oo nga, saan ba ba? Panty liner nga, yung kulit eh. Okay? Yeah, ayan. Yes. Saan siya ilalagay, Tita Doc? Sa panty mo? Oo! At saka sa? Pipili ako ng magandang mask. Wait lang. Matatapos na tayo, wait lang. Ay, yung green gagamitin ko. Green. Yung green ba? Hindi, ito na lang, Tita Doc. Yes. Halagay ko siya. Natanggalin ko. Anong meron sa liner? Meron siyang negative ion sa gitna. Negative ion. Benefits of negative ion. Do you know what negative ions are? Naku, pag in-explain ko yan, hangga alas dos tayo ng umaga. In other words, pag ito ay ginamit, negative ions are vitamins in the air. Okay? Okay. Pag yan ay ginamit mo, then it will actually give more benefits on your breathing. Yes. Katanggalin natin siya. Okay? At ikakabit, lagyan, kailangan ispray yan ng konting, ayun, ispray yan ng konting water. Okay? Put little water. Ayan po siya. Yes? Adikit. And then, ispray yan ng konting water. Okay. And then, yeah. Isuot. Got that? Huh? Okay. Alrighty. And then we remove it. We remove the ion. Remove this and throw it away. And then this one, you make laba-laba. Pag-uwi, laba na. One time gamit, laba. Ha? Hindi yung, eh mamaya gagamitin ko ulit. No, no. Once you go out, you laba-laba already. Okay? Kasi marami ka pa naman iba eh, di ba? Alam naman ito lang kukunin mo. Yeah? Get more. Okay, get the 7 days. Yes? Oy! So I'll give you samples. I'll give you samples of the negative ion. I'll give you alcohol sprayer. I'll give you organic products. And ano pa maisip ko ibigay. Okay? But you gotta buy the mask. Kasi yung perang yun, ay dinideposito ka lang po.
Di Franco, ba yun? Di Franco, ganun lang po yun. Magbababay na ako ha. Magsilip-silip lang muna ako dito. Ganyan. Yung mga hindi ko nabati, babatiin ko na lang later ha. Kasi baka natakpan na siya. MJ Cruz, okay. Thank you so much. And tama yung mga sagot ninyo. Yeah, Hobbit House. And sabi ni Tresorero Abrero, bye doc, thanks tomorrow again. Tresorero Abrero, 8:30 mamaya. Ha, hindi 11 o'clock ha? Hindi. Sige, announce ka, bantayan ninyo. 8:30, maaga-aga, tita doc. Okay, sa champ, yun ka. Champion ang Pinoy. Bye! Love you! Dasal-dasal tayo, whatever your religion. Hooray! Bye!